Yun ang
maganda ang eskwelahan, ay nakapasa sa entrance. Ay nung pumapasok na ang sabi ng iba, saan pa napasok yan? Sa kuya sa PLM, meron po kayong bunker? Sabi, wala. Sabi, mahirap pong pumasok doon. Siguro may matalino ang inyong anak. Ay di nabos naman yung murat. So, ganun po, atin pong suportahan kung ano ang ating gusto ng ating mga anak. So, in tune with James, kaya tayo mahirap makipag-interact sa ibang mga tao kapag yung ating mga pagbabago sa ating buhay hindi natin matanggap. Ano yun? Pagtanda. Hindi po natin may tatanggi na tayo'y tatanda. Tayo yung naging iba ng kulay ng buho, ang ating mukhang dating makinis ay nagkakaroon na ng pekas. Pero dapat tayong tumandang masaya. Tanggapin po natin ito. Ano pa sickness? Sino po sa inyo ang walang mga sakit? Pag tumatanda, nandiyan na yung nagkakaroon na ng media. Member ng media. Ano po yung media? Media betis. Mahay blood. So, ating sikapin na maging malusog po tayo mga kapatid, yung new job, wrong children, kamatayan. Handa na po ba tayo sa kamatayan? Sino po sa inyo ang naghahanda na para sa kanilang kamatayan? May St. Peter. Mga kapatid, mabata at matanda, hindi natin alam kung kailan tayo mamatay. Tama? Kaya dapat lagi tayong handa. Alam niyo yung isang kalilibing lamang doon sa South Central, na lamang siya may breast cancer, alam niya siya'y mamamatay, na ihanda niyang lahat, pati yung kakainin nung magnanganak si Paglibing, doon kayo kakain sa Belgium, at ang kanyang obituary ay naka-record, naka-video. Kami po ay anim na magkakapatid. Mamaalam niyan, siya'y mamamatay na. Di ba parang ang saya-saya noon, ano? Ang akin pong ina, nagpa-picture na siya ng ilang copy-picture na. Ang sabi ay, mamili ka na lang dyan kung anong ilalagay sa ibabaw ng kabaon. At pagka ako'y nilibing, gusto ko'y madaling araw. Kasi mainit pagka, ano, eh, baka heat stroke daw yung maglilibing. At sabi ko'y, inay, mas maganda siguro kayo'y ngayon i-video ko na. Anong sasabihin ko? Sabihin niya, salamat sa inyong pagkikiramay. Pagkatapos, ilalagay ko sa ibabaw ng kabaong yung laptop. At pagka may sumilip, pipindutin ko at sasabihin niya, salamat sa inyong pagkikiramay. Abay, maganda nga daw yun. Hindi pa yung ginagawa ng St. Peter. So, maging handa tayo. Lagi narinig natin yung big one. Narinig niyo ba yung big one? Lindol na mangyayari. So, kahit saan tayo naroon, tayo laging dilelektura ng gobyerno, maghanda tayo ng isang bag, nandoon ang tubig, nandoon ang flashlight, nandoon ang pagkain, etc., etc. Tayo po ba ay nakakasiguradong tayo maliligtas? Wala pa tayong ibang kasiguruhan, kundi ang tayo laging nasa Panginoon. Tama? Ano man po ang ginagawa natin, saan man tayo nanonood, sikapin natin na tayo ay nasa ating Panginoon. And let's walk in tune with others. Sikapin natin na maging magandang relasyon natin sa ating kapwa, maging mapagpatawad tayo, maunawain, caring, friendly, peacemaker, and loving. Ang sabi po dito sa Epeso, lumakad kayo sa pag-ibig, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin, at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging sampyo ng masarap na amoy. Mga kapatid, ibahagi natin ang pag-ibig natin. Kung ang pag-ibig ni Kristo po ay nasa atin, we can easily interact with other people. Kahit yung mga taong hindi kanais-nais, kahit yung mga taong nagbibigay ng sama ng loob sa atin, kung tayo ay mapagpatawad, kung ang pag-ibig ni Kristo ay nasa atin, we can easily understand those people and we can easily love them. At kung wala tayong sama ng loob sa ating puso, tayo'y magiging masaya. Magiging magaan ang ating pakikipan.
with Christ-like character. Nang sa gayon, magkakaroon tayo ng holistic, intimate families interaction, hindi lang sa ating pamilya, lalo't higit sa ibang mga tao. Yun lamang po at magandang umaga sa inyong lahat.